Magandang araw, mga bata! Masaya ba kayo ngayon? Sigurado akong masaya kayo ngayon dahil meron na naman kayong bagong matututunan tungkol sa araling ating tatalakayin. Naaalala niyo pa ba ako? Siyempre, si Teacher Shaila, ang inyong virtual teacher para sa talakayang ito. Samahan niyo akong tuklasin ang makabuluhang aralin na tatalakayin natin. Bago natin simulan ang talakayan, tunghayan muna natin ang maikling usapan na makikita sa inyong TV screen. Si Princess at ang kanyang pamilya ay nagbakasyon sa Pilipinas galing Canada. Isang araw, napagpasyahan nilang mamasyal sa iba't ibang lugar sa Leyte at Samar kasama ang kanilang pinsan na si Ana. Una nilang pinuntahan ang Gunhuban Falls sa Bato, Leyte. Ito ang tinatawag na Gunhuban Falls. Meron bang falls sa Canada? Oo, marami. Isa na doon ang Niagara Falls. At kagaya ng lugar na ito, malinis din doon kasi mayroon kaming batas na ipinatutupad tulad ng bawal magtapon ng basura kahit saan upang mapanatili ang kagandahan at kalinisan ng lugar. Kagaya rin ba dito? Oo! Ito ay mahigpit na ipinatutupad dito sa ating rehiyon. Ngayon naman mga bata, sagutin natin ang mga katanungang kaugnay sa usapan. Ihanda ang sagutang papel at ballpen. Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Unang tanong. Saan pumunta ang magpinsan? A. Gunhuban Falls, B. Niagara Falls, C. Kalangaman Island, D. Sambawan Island. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Magaling! Titik A ang tamang sagot. Ikalawang tanong. A. Kumain, B. Nagsimba, C. Namasyal, D. Namalengke. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Magaling! Titik C ang tamang sagot. Pangatlong tanong. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapanatili ang kalinisan ng inyong lugar? A. Itapon ang mga basura sa ilog. B. Putulin ang mga puno sa kabundukan. C. Sunugin ang mga tuyong dahon. At D. Huwag magtapon ng basura kahit saan. Tumpak! Titik D ang tamang sagot. Pang-apat na tanong. Bakit mahalaga ang pangangalaga ng kalikasan? A. Dahil ito ay biyaya ng Panginoon. B. Sapagkat ito ay pamana ng ating mga ninuno. C. Upang mapakinabangan ito ng susunod na henerasyon. At D. Lahat ng nabanggit. Naririnig ko na titik D ang inyong sagot. Yan ang tamang sagot. Panglimang tanong. Bilang isang mag-aaral,
paano mo maipatutupad ang mga batas na magpapanatili ng kagandahan at kalinisan ng ating lugar? A. Sa pamamagitan ng pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa kalinisan. B. Sa pamamagitan ng pagputol ng puno. C. Sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga basura. At D. Pagwawalang bahala sa mga basurang nakakalat sa daan. Magaling! Titik A ang tamang sagot. Ang kalikasan ay gawa ng Diyos. Ito ay isang yaman ng ating mundo na dapat ingatan at alagaan. Ang kalikasan ay mahalagang salik sa paghubog sa pamumuhay ng mamamayan. Dito nanggagaling ang mga hilaw na materyales na pinagmumulan ng mga produktong kinukonsumo ng mga tao. Dito rin galing ang mga kalakal na panluwas upang kumita ang mga bansa. Sa kabila ng pakinabang na nakukuha natin mula sa kalikasan, nakakalungkot na tila ba hindi natin nakikita ang halaga nito. Nakalilimutan natin na pangalagaan ito bagkus tayo pa ang dahilan ng pagkasira nito. Ang talakayan ngayong araw na ito ay makatutulong sa kung paano may sasakatuparan ang pangangalaga sa kalikasan. Ang mundo ay may mga ipinatutupad na batas. Kapag napangalagaan natin ang kalikasan, matitiyak natin na hindi lamang ang mga tao sa kasalukuyan ang makapamuhay ng maayos, kundi pati rin ang mga tao ang mga salinlahi. Sa taong ito, basahin natin ang isang seleksyon na makikita sa inyong TV screen. Basahin nyo ng maigi ang seleksyon. Handa na ba kayo? Sina Juan at Pablo ay magkapatid na naninirahan sa Barangay Tingid, Pastrana, Leyte. Isang araw, bumuhos ang napakalakas na ulan na nagdulot ng baha at landslide sa nasabing lugar. Dahil sa pangyayaring ito, hindi maalis sa magkapatid ang mag-alala, kaya sila ay lumikas sa bahay ng kanilang Lola Tanya kung saan sila ay mas ligtas. Nang makapagpahinga na ang magkapatid, bigla nilang tinanong ni Juan ang kanyang Lola Tanya. Lola, noong bata pa po ba kayo, nakaranas din po ba kayo ng baha at landslide? Oo naman, apo. Kaya lang, hindi katulad ng nararanasan natin ngayon. Dahil noon, marami pa ang mga puno. Halos wala pang matataas na gusal. Hindi kagaya ngayon. Kaya tingnan nyo ang epekto ng ating kapabayaan sa ating kalikasan. Ang tugon ni Lola Tanya. Ano ang naranasan ng magkapatid noong isang araw? A. Masayang pagtitipon. B. Matinding baha at landslide. C. Maglaro sa ulan. At D. Maghabulan sa kalsada. Naririnig ko! Natitikbi ang inyong sagot! Tama ang inyong sagot! Ang mga sumusunod ay mga dahilan ng pagkakaroon ng baha at landslide. Alin ang hindi nabanggit sa kwento? A. Pagputol ng mga puno. B. Hindi wastong pagtatapon ng basura. C. Pagpapatayo ng mga gusali. At D. Wala sa nabanggit. Alam ko, natitikbi ang inyong sagot. Tama ang inyong sagot. Pangatlong tanong.
Bakit lumikas ang magkapatid sa bahay ng kanilang lola Tanya? A. Malaki ang bahay ng kanilang lola. B. Maraming pagkain sa bahay ng kanilang lola. C. Malapit sa kanila. At D. Mas ligtas sila doon. Tama ang inyong sagot! Pang-apat na tanong. Bilang isang mag-aaral, ano ang iyong maitutulong upang mapangalagaan ang ating kapaligiran? A. Magtapon ng basura kahit saan. B. Putulin ang mga puno. C. Magtanim ng puno. At D. Magsunog ng mga tuyong dahon. Naririnig ko! Natitiksi ang inyong sagot! Yan ang tamang sagot! Ang mga sumusunod ay mga paraan upang maiwasan ang baha at landslide, maliban sa isa. Ano ito? A. Magtanim ng mga puno. B. Magpatayo ng mga anti-flood barrier sa mga ilog. C. Magtapon ng mga basura sa ilog. D. Magpatayo ng mga kanal sa gilid ng kalsada. Naririnig ko! Natitiksi ang inyong sagot! Yan ang tamang sagot! Sa unang pagkakataon, babasahin ko sa inyo ang tula, kaya makinig ng maigi. Mahalin ang kalikasan. Tunay ngang sa mundo lahat ay nagbabago. Sa panahong lumilipas at oras na tumatakbo, itong ating planeta'y unti-unti nang sumusuko. Yamang likas ay mauubos, nasisirat, naaabuso. Dati ay luntian ang makikita sa kapaligiran, malalagong taniman at mga kabukiran. Ngayon ay nagtataas ang gusali at malawak na kabahayan ang iyong matatanaw mula sa hangganan. Iyong malalanghap sariwa panghangin mula sa mga puno at iba't ibang pananim. Simoy na idinidulot kay sarap itong damhin. Ito ba'y hanggang pangarap na lang din? Nakakalbong kagubatan at mga kabundukan, nagdudumihang ilog at mga karagatan, gabundok na basurang wala nang mapaglagyan. Sira na ang kalikasan, iyan ang katotohanan. Mahal kong kaibigan, ating iwasto maling gawain. Kinabukas ay paghandaan, kalikas ay mahalin. Wastong pagtatapon ng basura, sundin at pairalin. Masaganang kinabukasang ating tatamasahin. Sa huling pagkakataon, basahin natin ang tula ng magkasabay. Handa na ba kayo? Mahalin ang kalikasan. Tunay ngang sa mundo lahat ay nagbabago. Sa panahong lumilipas at oras na tumatakbo, itong ating planeta'y unti-unti nang sumusuko. Yamang likas ay mauubos, nasisirat, naaabuso. Dati ay luntian ang makikita sa kapaligiran, malalagong taniman at mga kabukiran. Ngayon ay nagtataas ang gusali at malawak na kabahayan ang iyong matatanaw mula sa hangganan. Iyong malalanghap sariwa panghangin mula sa mga puno at iba't ibang pananim.
simoy na idinidulot kay sarap itong damhin. Ito ba'y hanggang pangarap na lang din? Nakakalbong kagubatan at mga kabundukan, nagdudumihang ilog at mga karagatan, gabundok na basurang wala nang mapaglagyan, sira na ang kalikasan, iyan ang katotohanan. Mahal kong kaibigan, ating iwasto maling gawain, kinabukas ay paghandaan, kalikas ay mahalin, wastong pagtatapon ng basura, sundin at pairalin, masaganang kinabukasang ating tatamasahin. Magaling mga bata! Ngayon, sagutin natin ang mga katanungang kaugnay sa binasang tula. Ihanda ang sagutang papel at ballpen. Isulat lamang sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Unang tanong! Ano ang pinahihiwatig ng tula? A. Kabutihang na idudulot ng kalikasan. B. Pagkasira ng ating kalikasan. C. Nalalanghap na hangin. D. Pagkakalbo ng kagubatan. Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Magaling! Titik B ang tamang sagot. Ikalawang tanong. Ang mga ito ay masasamang na idudulot ng pag-aabuso sa kalikasan. Maliban sa isa, ano ito? A. Malalagong taniman at mga kabukiran. B. Nauubos ang mga likas na yaman. C. Kakalbo ang mga kagubatan at kabundukan. D. Marumi ang nalalanghap na hangin. Magkatulad ba ang naging tugon natin? Tumpak! Titik A ang tamang sagot. Ikatlong tanong. Bakit nasira ang ating kalikasan? A. Dahil sa pang-aabuso ng mga tao sa kalikasan. B. Dahil sa pagtatanim ng mga punong kahoy. C. Dahil sa nalalanghap na sariwang hangin. D. Dahil sa paglilinis sa mga ilog natin. Kung titik A ang inyong sagot, yan ang tamang sagot. Pang-apat na tanong. Ang mga sumusunod ay tamang pangangalaga sa kalikasan. Maliban sa isa, ano ito? A. Inaalagaan ng mga tao ang kalikasan. B. Itinatapon nila ang mga basura sa basurahan. C. Inaabuso ng mga tao ang kalikasan. D. Nagtatanim sila ng mga punong kahoy. Titik C ba ang inyong sagot? Magaling mga bata! Tama ang inyong sagot! Ikalimang tanong. Paano natin mapapangalagaan ang ating kalikasan? A. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng matataas na gusali. B. Sa pamamagitan ng pagpuputol ng malalaking puno sa kagubatan. C. Sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa mga ilog at karagatan. D. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at wastong pagtatapon ng basura. Naririnig ko! Natitik D ang inyong sagot. Tama ang inyong sagot. Ngayon naman mga bata, alamin natin ang mga batas Pandaigdigan sa pangangalaga ng Kapaligiran. Ang climate change ay tumutukoy sa pagbabago ng klima sa buong mundo, tulad ng pag-init o paglamig ng temperatura, at tuloy-tuloy at malakas na pag-ulan sa isang lugar. Climate Change Act of 2009. Ito ang sagot sa banta ng climate change. Nakasaad sa batas nito ang pagbalangkas ng mga programa at proyekto, mga plano at estratehiya, mga patakaran, ang paglikha ng Climate Change Commission, ang pagtatag ng National Framework Strategy and Program on Climate Change.
Dito sa Pilipinas, tinatawag itong Republic Act 9729. Ang waste management o pamamahala ng basura ay wastong pagkuha, paglilipat, pagtatapon o paggamit at pagsubaybay ng mga basura ng tao. Solid Waste Disposal Act of 1965. Ito ay nagsasaad ng mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura, nagpapalaganap ng kalaman sa wastong paggamit ng likas, yaman at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikiisa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang agad lamang tinatapon. Layunin din ito na may paliwanag ang benepisyo ng pagkakaroon ng pasilidad sa bawat lugar na maaring pag-imbakan ng balik materyales o lugar para iproseso ang mga ito. Dito sa Pilipinas, tinatawag naman itong Republic Act 9003. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, subukin natin sagutin ang pagsasanay na ito. Ihanda muli ang sagutang papel at ang ballpen. Simulan na natin! Basahin at suriin mo ang mga katanungan na makikita sa inyong TV screen. Piliin ang titik ng tamang sagot para sa bawat tanong. Unang tanong. Tungkol saan ang binasa? A. Mga batas tungkol sa mga politiko. B. Mga batas tungkol sa pangangalaga ng ating kapaligiran. C. Mga batas pantrapiko. D. Mga batas pangkalusugan. Ano sa tingin ninyo ang tamang tugon? Tama! Titik B ang tamang sagot. Pangalawang tanong. Tungkol saan ang RA 9003? A. Climate change. B. Solid waste management. C. Clean water act. D. Wala sa nabanggit. Ano sa tingin ninyo ang tamang tugon? Tama! Titik B ang tamang sagot. Pangatlong tanong. Sa inyong palagay, bakit nagtakda ang pamahalaan ng mga batas hinggil sa pangangalaga sa kapaligiran? A. Upang mapangalagaan ang kapaligiran. B. Upang yumaman ang bansa. C. Upang kumanda ang mga parke. D. Upang masira ang kalikasan. Ano sa tingin ninyo ang tamang tugon? Tumpak! Titik A ang tamang sagot. Pang-apat na tanong. Paano natin mapangangalagaan ang ating kalikasan? A. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng matataas na gusali. B. Sa pamamagitan ng pagpuputol ng malaking puno sa kagubatan. C. Sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa mga ilog at karagatan. D. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at wastong pagtatapon ng basura. Ano ang tamang sagot? Tama! Titik D ang tamang sagot. Mga bata, nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Tiyak napakadali lang ang sinagutan ninyong gawain dahil nakinig kayo sa akin kanina sa talakayan. Ngayon naman mga bata, sagutin natin ang pagsasanay na ito. Kunin muli ang papel at ballpen. Handa na ba kayo? Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tamang pangangalaga sa kalikasan na sumusunod sa batas. At isulat naman ang mali kung hindi. Unang pahayag, si Aling Nena ay pinaghihiwalay ang mga basurang nabubulok sa di nabubulok. Pangalawang pahayag, hinahayaan ang pagdaloy ng dumi mula sa pabrika papunta sa ilog.
Pangatlong pahayag, si Lito ay nagboluntaryong sumali sa recycling program sa kanilang barangay. Pang-apat na pahayag, nagsasagawa ng clean-up drive sa buong barangay ng Pastrana, Leyte. Panglimang pahayag, tuwing hapon si Mang Esto ay nagsusunog ng kanilang basura. Magaling mga bata! Ngayon, lagyan ng check ang bilang ng pangungusap na nagpapakita ng pag-aalaga sa kalikasan. Ekas naman kung hindi. Unang pahayag, si Antoinette ay sumali sa pandaigdigang organisasyong Greenpeace International upang makatulong sa pangangalaga sa kalikasan. Pangalawang pahayag, ang bayan ng Pastrana, Leyte ay lumahok sa Worldwide Earth Hour upang makatipid sa paggamit ng enerhiya. Pangatlong pahayag, ang United Nations Environment Program ay nag-oorganisa ng pagpupulong tungkol sa climate change. Ngunit ang ilang tagapakinig ay hindi interesado. Pang-apat na pahayag, ang World Wide Fund Organization ay nangangalap ng pondo upang gamitin sa pag-aalaga ng mga hayop na nananganganib ng maubos. Panglimang pahayag, ang International Tree Foundation ay nagsulong ng programang Tree for Life, kung saan ang bawat estudyante ay kailangan magtanim ng isang puno. Ngunit si Joy ay hindi nakilahok sa programa. Ngayon naman mga bata, gawin nyo ang mga karagdagang gawaing ibinigay ng iyong guro. Laging tatandaan na dapat maging matapat sa pagsunod sa mga batas pandaigdigan sa pangangalaga sa kapaligiran. Isang aralin na naman ang natapos. Alam kong nadagdagan na naman ang inyong kaalaman. Antabayanan bukas ang susunod na talakayan. Maaari niyong panuurin muli ang video na ito sa aming YouTube channel, Aral TV, Deped Leyte. Mga bata, sana marami kayong natutunan sa naging aralin natin ngayon. Tandaan niyo mga bata, bida ka sa ESP! Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!